Mana, welcome back to my YouTube channel. Pinagpapawis na ako kasi katatapos ko lang maghugas ng plato. Kaya, ganun. And then, kung bago lang po kayo sa akin, kung bago lang po kayo dito sa aking munting bahay sa YouTube, please subscribe and hit the notification para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Okay. And for today na makeup is inspired ko to. Hindi, kasi parang ang corny pag sinabi mong copy makeup something, copy makeup sa ganito, sa ganyan, di ba? Kasi hindi mo naman kayang i-copy pag mga ganun. Ako hindi ko kaya, kaya hindi ko talaga sasabi. Inspired na lang. Sige, inspired. Correct me if I am wrong. Basta, inspired natin for today, yung kay CL. Di ba yung trending ngayon? Yung sa Met Gala ng mga Hollywood star, mga ganun. So, kasi syempre, si kumaring CL talaga, hindi talaga tayo pinapa. Hindi tayo dinidisappoint pag mga ganong talagang bongga kung bongga talaga. Kaya, for today's video, gagayahin ko. Hindi naman gagayahin. Siguro, kaunting gaya. Kung kaya kong i-copy. Kasi, pag sa kanya, nahihirapan ako eh. Yun. Kaya, medyo doon ako kukuha ng idea. Sa look niya, sa makeup lang mana, hindi sa hindi sa kanyang hair. Kasi, wala pa akong mga wig. Pero soon, kasi bibili ako, mag-iipon muna ako, syempre. Kaya sa makeup na lang muna tayo. And then, yung kanyang damit. Actually, naghanap ako kagabi. Kasi, di ba yung niya, yung pinaka-underwear niya, yung pinaka-panty niya, yung parang hanggang waistline, parang ganun, parang hanggang dun yung panty niyang white. Tapos, may garter na ganito at ka, kanipis, tas kahaba. Eh, wala naman ako doon. So, sabi ko, total, bumili naman ako nitong si Skin Tone to eh. Hindi ko lang alam, sa Lazada ko to nabili. Tingnan nyo. Maganda siya. Ito na lang ang pinaka underwear ko. Kasi wala talagang puti. Kasi lahat ng mga underwear ko, di kulay or more is black. Ito na lang siya. Ayan. Ganyan siya. Basta ito na lang gagamitin ko. Gagamitin ko pang underwear. Tapos, tawag nito, ito ang panggagamitin ko sa pangbaba ko. Tapos, bumili kasi ako ng tape. Itong tape. Sa Lazada rin to. May shade siguro, vanilla. Thank you pala doon sa sealer ng Lazada na pinagbilhan ko nito is kasi hindi ko pa siya nagagamit. First time ko lang siya gamitin ngayon. Meron siyang frame adhesive soup tape 50ml. Ayan siya. Ayan siya. Tapos may direction kung paano mo siya gamitin doon sa tape. Tapos tapos ito siya. Ayan. Ayan. Ito yung gagamitin ko mamaya. Ayan siya. Ayan. Away vanilla nga kasi shade siya sa vanilla. Ayan siya. Manipis lang din naman siya actually. Manipis siya pero kasi hindi naman malaki yung utong ko eh. Kaya medyo siguro matatakpan din naman niya. Tsaka take note mga mana, pag bumibili kayo ng mga ganito, lalo na pag may adhesive soap, wag na wag nyong wawalain itong plastic na to. Kasi alibawa, ginamit ko ngayon. Tapos, tatanggalin mo. Alibawa, tumagal. Tapos kailangan mo labhan. Pag nilaban mo ng ganito, kailangan mo siya ibalik dito sa plastic na to. Tapos, huwag mo itong itatapon para doon mo rin din siya ibabalik. Yun daw yung nakalagay din sa instruction. Take note lang naman. Kasi dati, tinapon ko. Di ba kasi bobo talaga yung mana niya. Tinapon ko siya. Tapos, nagtaka ko pa. Sabi ko, ang mahal mo ng pagkabili ko rin nun eh. 300 plus din yun. Pagkamahal ko. Tapos, hindi na siya dumidikit. Pero, wala siyang ganito dati. Wala yun. Kaya nga nagtaka ko bakit may ganito na. Pero dapat daw pala, hindi daw talaga to winawalang plastic. Kasi patapos mong gamitin, doon igaganito mo rin talaga siya. Tapos iano mo doon sa packaging niya. Yeah, gaganon mo din daw doon. Nabasa ko lang din dito sa instruction kasi maganda to. Dew and vanilla. Ewan ko kung shade ba yan or classy, ganun. Pero shoutout pala dun sa sealer talaga ng sa Lazada. Good girl ka be. Maganda yung yung product mo.
And then, tapos yung pinaka-top, kasi di ba ano yung ano niya eh, yung pinaka-shoulder ni CL, para siyang denim na ano, denim na pag-anon. Basta pag-anon pa denim. Iwala naman tayong ganun. Wala rin akong jacket na denim talaga. Kasi kaya, kahit ano ko pa, wala talaga. So, ito na lang gagamitin natin. Actually, pang swimming to. Yung alam mo yung pang ano, pag naka-two-piece ka, ito yung pinaka-top mo. Ganito. Oh my God. Sana maging friend ko kayo sa Instagram. Kasi doon ko talaga ito ipopo sa Instagram. Ayan. See-through talaga siya. Manipis lang. Ayan. Si Obadera na naman ako dito. Ayan. Ako kasi, medyo hindi naman ako nahiya manuot nito. Kasi sa picture lang din. Pero kung ipa-fashion ko or ano, tawag nito, susuot ko ng madaming tao na nakakakita sa akin. Lalo na't hindi ko mga kaibigan. Ay, magkakamatayan tayo, hindi ko yan susuot. Yun. Depende lang kung, halimbawa, pinagsuot sa akin, tapos may ganito, may ganyan. Yung kailangan ko talagang isuot. Okay, pero yung ipapag, ano ko, samad ng people, casual na mga event lang. Parang, hindi ko ata yung kaya. Kahit yung mga pa-sexy, hindi ko talaga sila kayang isuot sa madlang people. Pero anyway, let's proceed na nga tayo sa ating makeup at take note. Kung naghahanap kayo nga ng alak, wala akong alak. Alam niyo kung bakit. Wala kasing alak sa tapat namin ng tindahan ngayon. Sa kalimutan ko bumili sa 7-Eleven. Actually, lumabas ako kanina kasi namalengke. Kaso nga, nagmamadali ako kasi nga may module yung alaga ako. So, ganun kasi ako pag alam kong ano, tatawagan ako. Hindi, imbis mapokus ako doon sa ginagawa ko, hindi ako makakapokus kasi ang isip ko doon. So, nagmamadali ako kanina mamalengke. Yung mga kailangan ko lang talagang binili ko na. Tapos, nakalimutan ko na bumili pala ng alak sa 7-Eleven. Pero, next na ng vlog ko, may alak na naman ako. Ano kaya ang alak ang iinomin ko? Taduay ice, gusto nyo? O di kaya Red Horse? Siyempre Red Horse yun. O di kaya beer, kinds of beer na lang. Basta, anyway. Let's do this. Ayan na, at mag-i-start na tayo. Punas-punas muna tayo sa acting face lang kasi syempre mag-makeup tayo kaya kailangan maging malinis ang ating mukha para hindi tayo mangate at di tayo magka pimples. Di patapos niya, nagmi-mist talaga ako ng organic mist from Bench. Ayan, mag-mist na tayo para maganda ng ating fresh. Parang sabi nila, fresh. And then gumamit ako dito ng Dove ng moisturizer. Yan, pinaka-paborito ko yung moisturizer at sa lahat ng nagamit ko, mapamahal man at mura, yan lang ang pinaka-gusto ko at nagustuhan ng aking balat. And then, gumamit ako ng Basta Caroline lang na Acne Concealer. Pasensya na mga mana, loading talaga ako ngayon. Kinamay ko na lang para baka kasi mapanis. Joke lang, hindi. Kasi kinakamay ko kasi para maganda yung kanyang pagka-set. And then, ayun, nag-gel na ako ng ng kilay kasi yung tapos tatakpan ko siya ng, gumamit ako dyan ng contour and bronzer. Tatakpan ko kasi siya kasi diba yung kilay ni CL is manipis tapos pa-sharp pa ganun. Yun yung naus, di ba, dati sa atin. Eh, yung kilay ko kasi is medyo makapal. Tapos, ano, walang patutungan sa buhay. Yan. Tapos, nilagyan ko pa rin siya na yung sa Carlan, yung acne, ano, tawag nito? Puisit? Ano ba to? Kalimutan ko. Concealer, yung acne concealer from Carlan, yun yung nilagay ko dito sa kilay ko. And then, nag-ano na ako dito, yan naman is Maybelline na, ano, yan naman, Maybelline yan ang concealer nilagay ko sa mata. Kasi mag-uuna ako sa mata, and then nilagyan ko na siya ng loose powder,
ano, ang ginamit ko pinaka base is yung sa Detail Makeover na bronzer. Yan yung pinaka ano ko, kasi yung kay CL naman is yung pinaka highlight niya talaga is yung eyeliner niya. Kaya lahat, most of na ginagamit niyang pang base sa kanyang face, sa kanyang mata is nude lang. Then nag-start na ako mag-curline. Ang gamit ko pala dyan is curline eyeliner. Nako, napakalutang ko ngayon. Huwag niyo akong isipin. Ayan na nga. Anyway, start na tayo dito. Tito, actually sa totoong buhay, nanginginig ako niyan. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam pag kay CL mata talaga yung ginagaya ko. Tapos ginagawa ko na yung part na yun, yung mag-eyeliner na ako. Talagang kabado ako at nanginginig talaga ako. Kaya nag-i-stop-stop ako, kaya dyan talaga rin ako nagtatagal. Nag-i-stop-stop ako niyan kasi talagang nanginginig talaga ako. Oh my gosh. Pero anyway, nagawa ko naman ang paraan. At madami akong mali dyan, kaya hindi lang halata dyan, pero ang dami kong nilagay dyan ng mga concealer para i-correct, kasi madaming ang kalat, gawang nanginginig nga ako, hindi ko nga alam kung bakit. Diba? Sabi ko nga sa, diba sa inyo kanina mga mana na, ikakopy ko pero hindi ko sure kung makakopy ko, kasi yan ang nangyayari. Hindi ko alam kung paggagawa na ako ng mata ni CL, kahit yung mga previous video ko pa, pag eyeliner na talaga pinag-uusapan, nag-iibang anyo talaga yung kamay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa lahat ng nagawa kong eyeliner na ginagaya ko, kasi ito yung pinaka-the best. Sa akin lang, siya na yung pinaka-the best na magandang resulta. Aso nga lang, grabe yung struggle ko, nanginginig ako. Ako, actually, nag-ano ako, nerest ko yung kamay ko dito ng 5 minutes kasi talagang nanginig siya, be. Hindi ko talaga siya kinaya. Kaya, ayan. Tapos, ayan, gumamit ako ng shawl na ano. Shawl na palette. Kasi, parang napaka, ano niya, napaka kintab ng pagka-black. Gusto ko siya maging nude na black. Kaya, tinap ko yung eyeshadow black from shawl. Yung masyadong pigmented. At tingnan nyo, napaka-kalat pa, diba? Kaya, nung tinake off ko, in-off ko muna yung camera ko. Inayos ko muna siya, nilinis ko muna siya. Gumamit ako ng concealer from Maybelline. Yun lang naman yung ano ko dyan. Yung ginawa ko sa kanya para lang maayos. And then, batapos niyan, yung inayos ko na siya, ang ginawa ko, ayan, kumuha ko ng bronzer from Detail Makeover at kumuha ko ng yung parang rust na kulay doon sa Sunny palette at nilagay ko din sa pinaka under eye ko. Yung parang masyadong dark. Dark na parang buhay. Parang ganun. Tapos, gumamit din ako ng eyeliner na color black from Maybelline. Ano yan? Waterproof yan mga mana. Proof and tested ko na yan kasi nung umiyak ako, kasi diba naglagay ako ng ano, ng eyeliner. Tawag nito? Naglagay ako sa mata ko ng contact lens. Tapos siya nagamit ko. Hindi siya nag-smudge. Kaya maganda pa rin siya. Pasensya na kung may narinig kayong may sumisigaw. Sorry. And then, mag-start na tayo. Mag-foundation. Gumamit muna ako ng Pardes from Maybelline na primer. Yan. Kasi medyo madami ako dyan. Mga kailangan takpan. And then, ang ginamit ko dyan is foundation na 24/7 coverage from Maybelline. Ayan, ginamit ko dyan. Pati yung kilay ko kasi nga, kailangan ko siya takpan. Kasi wala naman akong Ilmer's na glow. Yung ginagamit para matakip talaga ng todo yung kilay. Wala akong ganun. Bibili pa ako next time. Ayan. Kaya dinamay ko na siya sa aking foundation, yung kilay ko. Para mamaya, maganda na siya, diba? Yun nga lang, ang hirap talaga niyang iset. Tapos gumamit na ako dito ng, alam niyo yan, yan, dalawang concealer ang ginamit ko dyan. Yung dark, dito sa pinaka-cheek ko, under eye ko, dark yan. Tapos dito sa ilong ko, tapos dito sa forehead ko, and chin ko. Tapos sa gilid, that is highlighter na concealer from Maybelline, yung ginamit ko. And then, nag-contour na ako. Contour, because contour is my life. Char-char, ganun. Ganyan yung pag-contour ko man, yung parang dito ko nag-start sa taas at pababa, pag ganun. Kasi nga, di ba yung shape ng mukha ni CL is parang pabigas.
di naman todong pabigas, yung pasa pahaba, ganun. Eh, yung akin square eh. Langan natin ganunin. Square, tapos naging pa, my God, ano yun? Pero in fairness naman, kahit papano, okay. At kinamay ko na rin siya kasi baka nga mapanis, you know. Andi gumamit ako ng maliit na brush para i-blend yung aking contour. Alam niyo kung bakit? Mas better gumamit ng maliit na brush bago ka gumamit ng malalaking brush. Para lang sa akin kasi mas na bi-blend siya ng maayos. Itatap mo na lang yung malalaking brush kung gusto mo pang dagdagan. Tapos ayun na. Kumuha rin ako ng yan, yung malaki na. Tapos yun yung itatap ko doon sa mga kinontor kong cream kanina. Yan. Bronzer na lang yung nilagay ko para hindi masyadong matapang. Kasi nga, dapat nga yung look, yung parang mata talaga yung pinak-highlight. Yan, mata yung mapapansin sa'yo. Kasi ganun talaga yung makeup ni CL. Yung highlight talaga yung mata niya. And then, syempre, yung ilong ko, highlight. Actually, yung kasi, hindi naman highlight yung ilong niya. Pero kasi, sa condition ko is, kailangan ko i-highlight siya. Kasi talaga, flat is flat talaga sa nose ko. You know? Then, sa kilay na. Bago ko dinrawingan ng ganyan, is kailangan talaga nakaset, naka-loose powder na yung kilay mo. Para hindi siya mag-smudge, para hindi siya yung parang putik na pag naapakan mo, nagaganda. Pero pag na-loose powder mo na or na-set mo na siya ng powder, doon ka palang magdo-drawing. Kaya, para ma-drawing mo talaga yung dumikit yung eyebrow na ginagamit mo. As pinorgat ko, kasi wala rin naman akong brown, ang ginamit ko na lang yung bronzer from Little Makeover. Kumuha ako doon, tapos yun ang pinaka-top ko. Yun. Ang ginawa kong shape, yung black, kasi wala akong brown. Pero ang pinaka-top ko, kasi kailangan nga kasi brown, kasi brown naman ang kilay ni CL, kaya tinap ko na lang yung bronzer. Yan. Tapos yun, sinet ko na yung concealer na panglinis ang aking kilay. And then, nag-highlight na ako. Yan yung pinakagusto ko sa part. Mag-highlight at mag-contour. Yan. Kinakalat ko yung highlight ko kasi dapat kasi dewy. Yan. Kaya, dewy. Actually, pinagpapawasin na rin naman ako dyan. Yan. Pati ang ilong ko, syempre, mga mana, hindi yung pwedeng mawala sa listahan natin. Ibang usapan yung aking face pag walang mga dimension ng mga highlight. Ayan, pak. Ayan. Tapos, naku, alam mo, nagtatagal, sa totoong buhay, nagtatagal ako mag-highlight sa ilong ko. Kasi, gusto ko yung makikita talaga yung dimension na kahit papano may ilong ako. Yung parang, meron bang, nakaline na mabago. Kasi kaya ka nga nag-makeup, kasi kahit papano, kaunting pagbabago ang maganap, diba? Man lahat magbabago sa buhay mo, hindi naman ganun. Kukorek lang yun ng kaunti. And then, naglagay ako ng pinaka fake mole for CL kasi di ba may fake mole siya dito sa under niya, lips niya. And then, nag-sexy nude lang ako, nagamit ako ng lip liner from Ever Belena. Ayan. And then, tinap ko na lang siya ng, ayan, dark na pink. Tinap ko na lang siya para maging natural. And then, nag-mist na ako from Shawell Mist. Ayan, here we go. Ayan na nga mga mana. Tapos ng ating makeup for this video. Ayan. Nagawa ko naman yung makakaya kong gayahin kay CL. Ayan na naman siya. Maganda naman kinalabasan. Kahit papano, hindi ako. Feeling ko hindi ako. Or ako lang talaga yung nagsasabi hindi ako. Pero feeling ko lang naman hindi ako. Hindi, parang nag-iba. Yun lang, don't forget to subscribe and like this video. And take note mana, meron akong tape. Hindi mo makikita yung utong ko dyan. Nakaganyan talaga siya. Actually, nakaganyan talaga siya.